Hello din. Shout out din sa lahat ng mga regular viewers na. Kaninong at subscribers. Hindi akin yun. Hindi sa'yo. Okay. Sa akin hindi rin yun kasi nasa beach ako eh. Hello everyone. Hi everyone. Hello. Kamusta? Ayun, I'm from Luzon. WFA. I'm from Luzon. From Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, wala ako sa Visayas, ha? Nasa Luzon din ako. Pero ganda ng background ko, 'di ba, beach? Ayun. Ganda ng screen. So, ayo, kumusta yung mga ano, quarantine? Naka-social din sa ayan, work from home. Social distancing. Handhold sa mga investors natin in these volatile times. That's right. So handhold din sa mga ano ko, insurance clients ko. ganun ba? Ako busy ako magkabahan. Hindi ako nagti-TikTok guys ha. Pero may account ako. Hindi, marami din ako ginagawa actually. I'm also giving mga advice sa mga nagtatanong sa akin kung ano daw gagawin nila sa kanilang mga investment. So anyway, so for today we're going to do a video, no, kakaiba tong video natin because magre-reaction tayo. Reaction video tayo ng mga nakikita natin mga financial memes. Yes. Wow. Meme review, ayan. So sana wala mapikon sa atin kasi yung iba tatamaan. Akala ko, sana wala mapikon sa atin kasi wala naman tayong pakialam. Hindi naman. Sige. Okay, so start tayo. Ano ba yung mga meme na yan? Share ko muna yung mga... Wait. Before we start, kapag umabot tayo 500 likes, gagawa tayo ng bagong meme review. Ayan. Ganun. Kasi ibig sabihin nagustuhan nila yung ginawa natin. Meme pa more. 100 likes. Ayan. Nakita nyo ba? Memes. Kita ko. Okay. Alright. Sandali lang ha. Paano ba to? Ayan. Meme number one. Ano to? Meme number one. You work. What stock should I buy? Alam niyo, madalas mangyari sa akin, so, basta nalaman nila na ano yon, registered financial planner ako. Yung talaga din ang unang tanong nila, ano daw magandang stocks na bilhin. Kayo rin maganda din ba experience niyo? Oh, madalas. Oh, ganun din. Madalas. Ano sa mga niyo? Ako, ang sagot ko diyan, depende. Ang dami kasing depende eh. Like for example, magkano ba yung tinatarget niya amount, di ba? Mm-hmm. So, kumbaga, ako is, kung magkano yung tinatarget niyang amount, imamatch ko dun sa growth rate nung stock na yun. So, kung halimbawa, malaki yung hinahabol niya, 1 million, tapos maliit lang yung budget niya. So, kumbaga ako, I would look for yung mga second or third liner stock na mataas ang rate of return, lalo na kung limited ang budget niya. Pero kung halimbawa, eh, malaki naman yung budget niya na invest, tapos same amount, then I think pwede ako mag-stock ng medyo mas conservative o mas blue chip para hindi naman niya kailangang magkuha ng masyadong risk. So depende talaga. Pag retiree, may mga dividend stocks na yan. Alam mo ako, sa experience ko, 90% na nagtatanong sa akin kung anong magandang stock sa bilhin, wala pang mga stock account, wala pang account sa isang stock broker. Kaya usually sa gusto dyan, sino ba stock broker mo kapag wala pa? Sabi, mag-open ka muna tsaka ka bumalik sa akin. Ahilig-ilig nila. magtanong kung anong gusto, anong magandang stock ang bilhin. Pero yung very first step of opening account, wala. Noko. Wala. Ayan. So anyway, so next meme tayo. Oo nga, naging seryoso. Seryoso. Tungkol sa stock market din to. The making the trade. Natawa ako na nakita ko tong meme na to kasi nung nag-trip ako ng stocks, nakarelate ako. Ganyan ka talaga siya. Abang tumutuloy yung buhay, ganun na siya.
Ito kasi yung mga tipong magaling ng sumulat. Sumulat lang ang paper. Tapos hindi naman ini-implement. Oo. Ang galing-galing gumawa ng analysis at trading plan. Pero pag, pag actual conditions na nagpapadala sa emosyon, alam mo yun. Saka nagpapadala sa chismis. Oo. Na-experience mo mag-trade ng stocks, Adriel? Ha? Again? Na-experience mo mag-trade ng stocks? Ano lang, testing lang. Testing lang. Kamusta? Nang ano, Ali. Nung Ali. Nag-trade ka, actually, na-follow ko. Actually, na-follow through yung plan ko. Ah. Nakulelat lang sa ano. Dahil? Sa sa isang chart. Dahil ano, nag-analyze ako ng charts tapos akala ko mag-50K. Ah. 51 na kasi yun. Bumalik nung 48. Tapos sinintay ko. Tapos naging at saka stable. Ano, naging ito yung karamihan ng mga, ito yung karamihan, ano yung nakikinig sa mga guruguruhan. Guruguruhan, oo. Yung mga pero okay naman. Na, oy, nag-gain ako ah. Mga 10% din yun. So okay. Sabi nila, wow. Yung mga guruguruhan daw, yun daw yung mga hindi kumikita sa stock market. So, nagtuturo na lang daw sila. Anyway, kasi madaling sabihin na ano eh na hindi mo kasi sinunod yung tinuro ko eh kasi di ba pag perfect at yung so madali i-predict. Saka yung binibida na tapos na yun, no? Hindi sure ka ba mangyayari ulit yun, iba naman ang condition. Oh, or cherry picked yung mga charts na pinapakita nila, no? Uh-huh. So anyway. Oh. Guys, kapag may trading plan kayo, follow through na yun na lang. Yes, oo. So, tama. Ano, kayo mag ano, guru-guruan or mag-chismis. Hindi, pag ako I advise people, mag-practice muna sa, alam mo yung virtual money, and then pag may nakita silang magandang strategy, i-implement nila, tapos dapat they should stick to their trading plan. Huwag pabago-bago, huwag nila babaguhin the middle of the trade, no? Usually, yan yung nangyayari. Kaya sila wala ng pera. Nakaamoy na ng chismis eh. Oh, next meme tayo. Next meme. Next meme. Meme number 3. Ayan. You place a stop. What? You place a stop loss, right? What is a stop loss? Di ba? Ito yung mga ano, ito yung mga tipong sabi-sabihan naman. Wala na. Yan yung mga ano, malalakas ang loob. Goodbye. Malalakas magdasal. Hindi naglalagay ng stop loss. And yun nga, siguro reminder sa mga traders natin, naku, huwag kayong manghinayang pag na-hit yung stop loss ninyo kasi ang goal ninyo ay lumaki yung portfolio, which means okay lang na matalo sa isa or dalawang trades basta yung overall portfolio nyo lumalaki, di ba? Tama. Trade harder, guys. Trade harder. Or pray harder. Yung iba kasi pray harder. Ay nako, hope is not a strategy. Oo, nakita ko yan. Sobrang napapalakpak ako noon. Yung hope is not a strategy. True. Anyway, next meme tayo. Ano next meme natin? Ito. Day traders. You always act like you're better than me. Ah? Long term. Natawa din ako noon nakita ko to. Dinadjudge yung day traders. Oo, kasi 'di ba may actually, 'di ba may kasabihan na sa US, anong kasabihan? Ano ba? Meron ako narinig, 'di ba, yung timing in the market better than timing the market. Tama. Totoo naman. Ano sabi mo kanina? Sa US, yung mga day trader, nako, hindi na masyadong pinagpapansin yung mga day trader. Ah, talaga? Sa US? Alam talaga nila kasi that you really cannot make really huge profits on day trading. So, day trader, wala yan sa US. Hindi yan pinapansin dun. Ah, talaga? kasi alam mo naman, kung isang tao ka lang, tapos with like a 10,000, 20,000 portfolio, ano ba naman ang match mo sa billion-billion na portfolio sa market, diba? Yeah. Mm-hmm. O saka, yung sa day trader, pwede ka namang sinwerte, isa, dalawang stock, pero ang tanong ko dyan, magagawa mo ba yan sustainably and for the next 10 years sustainably na ganyan ang return mo. Mahirap maging consistent, no?
Takes discipline. In fairness tapos, naman, yes, Adrian. Dito naman sa Pinas, kapag, alam mo yun, kapag 4 or 5 days straight down, tapos kapag tumaas one day, pupost yan bigla. Nakumita sila, di ba? Tapos, iniisip ko, mamaya, trap lang yan. Tapos, baka bumaba pa yan. Ako. Diba? Kita mo, walang, walang maingay na nagmamagaling kayo. Sige nga. Kasi nawalasak yung market, di ba? Kasi rin mga magagaling. Sa akin naman, in fairness naman, may mga kilala talaga akong magaling na day traders. Pero, sobrang konti lang nila. Especially dito sa Pilipinas na wala tayong short selling. So, very limited talaga yung opportunity sa'yo as a day trader. So, kung nasa Philippine stock market ka, the best pa rin talaga maging long-term investor kung nasa stock market ka, no? Yung mga day traders, of course, you can try to do stock market trading. On the side. And I don't think you can make a lot of money sa day trading. Yung mga kilala kong kumikita sa trading, ito yung mga tipong ang hold nila ay mga 2 to 3 months. So, medyo position trading din. Or, alam mo yun, hindi talaga yung buy and sell within the same day or within a few days. No? Usually, Kakainan ka ng ano mo noon, ng mga charges mo noon. Yeah. For how much. Saka ang bagal din kasi ng market natin to make alam mo, significant gains within one day. No? So, yun. Tama. Pero kung wala silang panahon, mag-aral, ng trading, now is the okay time. Lang na mag long-term investor sila. Oo, or mag-funds na lang sila, UIT eh, yes. Mutual fund. O fund manager na bahala mag-day trade para sa kanila. Tama. Or kung may mga balak talaga sila, now is the time. Na pumasok, no? Hindi, now is the time to learn. To learn. Habang naka-quarantine, no? Quarantine na. Pwede. Next week tayo. Habang piikot lang din tayo sa bahay. Yeah. Cost of getting. Cause of guessing, I'll die. Acute heart attack. Stroke, lung cancer, breast cancer. Ako, ang mahal. Guess I'll die. Oo, mahal talaga, di ba? mahal magkasakit. Mahal magkasakit. Yes. So, anong solusyon dito? Dapat merong? Health insurance. Kumuha ng lubid. Of course, emergency fund for talaga. For initial expenses and health insurance. Yan. Saka HMO na rin, mga HMO coverage. Yan. Saka yung PhilHealth, yung mga PhilHealth benefit niyo lalo na sa mga mga SMEs and entrepreneur, malaking tulong din ang PhilHealth. Dapat aware sila doon sa mga benefits sila, no? Yan. Alam mo na rin nila yung benefits na. Alamin na rin nila yung opisina ng PCSO. Oo, kasi nakakuha pa rin doon, no? Kahit pa paano. At saka keep healthy din, di ba? Kasi, ayan, lung cancer. May iwasan naman yan kung di ka magsisigarilyo, heart attack, takbo-takbo ka lang ng konti, exercise. Di ba? So, you can greatly reduce. Prevention pa rin, no? Anyway. Yes. Next meme. I want to take your blood pressure. Nako! Don't try not thinking about health insurance meme. Ito yung mga tipong nabentahan lang. So, mga nabentahan lang. Importante talaga na alam mo yung needs mo para tama yung product na nakukuha mo, no? At saka, hindi yung sinong unang lumapit sa'yo, yun ang bibilhan mo. Kasi, again, parang ano lang yan, parang grocery lang yan. Hindi yung unang nakita mo, yun ang bibilhin mo. So, dapat, ano ka din? Canvas ka rin. Nagko-compare ka rin. Canvas din. Diba? Prudence. And para sa akin, although, of course, medyo mahal talaga magbayad ng insurance, pero I think the benefits outweigh yung ano, sacrifice mo sa budget para bayaran siya. Yes. So, mas maganda na yung meron kang insurance kaysa wala. Mahirap na. Di ba? And yun nga, kung kapos ang budget mo, you can always talk to your financial advisor or talk to us so that we can help you yung
pasok sa budget nila na pinakamaraming benefits. Yes, tama. Yes. All right. Ayun. Ito, natawa rin ako dito. Bago ka dadaan kay St. Peter, dadaan ko kay St. Luke's. Madalas ko nakikita ko to kasi 'di ba marami. Ay, mahal kay St. Luke's, ha? Marami kasi bumibili ng ano, yung mga memorial plan before daw mga insurance and all. Pero hindi ko rin sila masisi kasi ang mura talaga nung St. Peter mga memorial plan. Oh, magkano lang yun? 700 lang, 800 na. 800 na siya. Tumataas na yun siya. Yeah. Pero syempre, dapat titingnan mo din yung ano, dapat syempre yung hospitalization mo, dapat meron ka rin yung health. Para yung unang meme, 'di ba? Yung health insurance, tapos pwede ka rin bumili ng hospital stocks. Na meron tayong YouTube video. Yeah. Pero ako alam mo, ina-advise ko dun sa mga iba kong clients, bumili ng St. Peter na memorial plan. Lalo na kapag walang retirement plan yung parents sila. Kasi yung mga memorial plan, transferable siya. Mm. Ayaw mong kausapin yung parents mo about preparing for their death. So, bili ka ng memorial plan para sa sarili mo. But ang primary... Pwedeng transfer. Oo, is i-transfer. So, at least makatipid ka pa rin. No? So, tama naman. Depende talaga sa tao no, kung ano yung need sila. But yes. In general, yeah, mas maganda na unahin yung HMO, health insurance, financial protection. No? Yeah. Kasi ilang beses ka rin... I mean, for the whole of your lifetime, isang beses ka lang mamamatay. Pero marami kang beses magkakasakit. Tama. Ilang beses ka babalik sa hospital para mag-check ka. Alam mo, may ER ka pa or ano something, di ba? Appointment. That's right. So, that's right. Mas mataas yung probability next, mo dyan. Next meme tayo. Hindi ko na nabilang. Na. Ayan. Ang dami. Ngayon, mag-invest. Ang oras ay pera. 3.2. Kapag 2,000 a month insurance plus investment. Ay? Age 25, 3.1M. Age 30, 1.8M. 1.1M kapag age 35. Alam mo, teka lang. Natatawa ko to? Dahil. For how long naman tong investment na to? Napansin niyo ba na ano? Si age 35 mukhang age 55 na. Oo nga. 10 years lang ganun na. Tumanda na. Napagod eh. Malamang ano kaya? Malamang at age 60 bata siguro, yung gumawa at nito. Siguro at age 60. Sa akin, marami ako nakikitang mali doon sa meme na to. Kasi unang-una, may mga asterisk tayo, yung 2,000 pesos per month. Tapos yung million. Pero mukhang pinutol niya yung ano, yung footnote nung asterisk, no? I think kasi importante yun, di ba? So, unang-una siguro nakalagay dyan is kung ilang years. 2,000 naman. Oo. And, sige, nagko-compute ako. Ay, nag-compute siya bigla. At saka nakalagay dyan. Ako. Of course, meron dyang ano, no? Meron dyang parang disclosure na historical performance is not an indication of future performance or something like that, diba? Tapos, guys, yung age, diba? Umiiba naman yung needs ng 25-year-old, 30-year-old, 35. Tama. Tapos dapat, assuming ito fixed income eh. Pero kapag tumataas yung income mo, malamang hindi na yan 2,000 a month. Ah, that's right. So, ano? Medyo hindi siya realistic. At ang last na hindi ko gusto. Ay, taga lang, nagko-compute. Ah, sige. Hindi, ang last na hindi ko gusto dito sa meme na to kasi nakalagay dyan ay ngayon mag-invest, ang oras ay pera. So, ini-encourage niya na mag-invest yung mga tao tapos ang i-offer niya, insurance and investment. No? So, again, malamang VUL to, no? May disconnect yung messaging. Bakit mo o-offeran ng insurance kung ini-encourage mo silang mag-invest? So, dapat mutual fund yung ino-offer mo, di ba? Ngayon, kung ino-offer mo ay insurance, then dapat yung messaging mo ay related sa insurance. Ngayon, kung insurance plus investment or VUL yung ino-offer mo, then dapat yung reason bakit that's the best option for you to buy, no? So na-compute ko na. Oh, ano 'yan? Ano?
Okay, based dito sa ano ah, sa meme na to ah. Age 25, 3.1 million. Assuming na hanggang age 60 yan, na 2,000 a month, ang rate of return niyan ay 16.6%. Sa 2,000 a month? Mm. Pero as per insurance commission, ang alam ko ah, kapag magpo-project ka ng equities market or ng stock market, dapat nasa 10% ka lang. Mga 10-12. Masyadong mataas to. So mali pa yung computation niya. Hindi. Ang ibig sabihin nito, baka yung ginamit niyang rate, of course, kung pagbabatayin yung regulation ng insurance commission, mas mababa. So mga 10-12% lang. So ibig sabihin, yung difference na 16 at 12%, ibig sabihin, may bawas yung 2,000 a month. Yeah. May premium charge na yan. May premium charge yan. So hindi 2,000 a month, fully nai-invest yan. Of course, oo. Kasi nga may insurance. Oo, tama. So may insurance. Mm. So, ngayon, kapag nag-pure investment to, I'm sure mas mataas yung ano. Hindi lang 3.1 million at hindi lang 1.1 million ang ano niyan. Yes. Ang magiging return yan. Pag pure investment. So, yes. Siguro sa mga nanonood, lagi tayong mag-iingat sa mga nakikita natin ganitong memes. No? Try to question yung mga figures. At lalo na pag may nakikita kayong asterisk, hanapin nyo ano ibig sabihin ng asterisk na yun. Kasi yung fine print, minsan nandun yung mga kailangan yung malaman. No? Yan. Yes. Or tapos na-entice kasi kami. Mga tao. Or tanungin tayo. Or tama. Ask us before buying. Ito, magtanong. Ayun. Consider this. Turning 3,000 to 3,000 pesos is called the bank. Ay? Turning 3,000 to 3,300 pesos is called an investment. But turning 3,000 into 2 million is called life insurance. Life insurance. Kapag na, you choose. Kapag namatay ka. Correct. Sabi ko nga. Kapag namatay ka. Sige nga. Yung number 3, kailangan mong mamatay. Yung 1 in 2, kailangan mong mamatay. Tapos pwede mo siyang gawin ng paulit-ulit, di ba? So, yung number one naman, alam, kaya nyo naman yan i-set aside eh. Kailangan pa ba yung banko? Para sa akin, alam mo, ang pinaka hindi ako agree dito is yung phrase na you choose. Kasi para sa akin, hindi mo naman kailangan mamili. Pwede lahat meron, di ba? Yes. Except naman yung turning 3,000 to 2 million. Hindi ka naman pwede mamatay tapos mabalik. Tama. Parang ngayon, halimbawa, diba, naka-quarantine, naka-lockdown, tapos mahirap magbanko. Sige nga, mawi-withdraw mo ba yung pera mo sa insurance? Hindi. Para pang pondo. Actually, diba? So, diba? Hindi. Tapos, yung stock market nung isang araw or 2 days ba yun na nag-hold pa ng trading na stock market. Paano ko makakabili? Makakuha mo ba sa insurance yun? Hindi. Tapos, it's an unfair comparison. Unfair comparison kasi lahat naman yan may kanya-kanyang gamit. Tama. Yes. Ngayon, ang bida ngayon talaga yung mga bangko, di ba? Tsaka yung mga may emergency fund. Mayayabang ngayon yung mga may emergency fund. Kesa dun sa mga mayayabang na nilalagay yung emergency fund lahat sa stock market. Nasa insurance nila ha. Yung iba. Diba? Tapos nakulelat nung nagsawala yung stock market for 2 days. May nagkwento sa akin. Meron daw siya. May kilala siya. Financial advisor to. Kaibigan natin yan, si Josh Bayabo. Anyways, nakwento niya. Shout out na lang. Yung shout out kay Josh. Nakwento niya sa akin eh. Meron siyang friend na, of course, syempre, nag-start pa lang sa finance. Aba, nakinig dun sa isang recommendation na ilagay lahat ng emergency fund sa stock market. O, di nilagay. Eh nangyari tong COVID. Alam mo ginagawa? Ano? Nagki-credit card para pambili ng kanyang grocery. Ala, nako. Actually may kilala ako, nagsanglana ng sasakyan kasi wala rin siyang cash. Nasaan? Nasaan na siya? Mga naka-investment tapos yung iba daw nasa insurance, nag-VUL. So sabi ko, wala kang emergency fund, wala daw. Very limited kasi parang 1 or 2 months lang yung ano niya, yung emergency fund niya.
Kasi eh, nanghihinayang sila, ganun. Correct. ang problem is, meron din siyang business on the side. So, yun, eh, siyempre, kailangan din niya tulungan yung mga staff niya. Yung business niya, ang walang emergency fund talaga. So, ma-endo sa personal na savings niya. And ngayon, nagtangla siya ng sasakayan niya para lang pantustos dun sa gastos nila ng family, plus pangbigay, pantulong din dun sa mga empleyado niya dun sa kanyang side business. No? Pero yun nga, kung meron siyang 6 months worth of emergency fund, I'm sure hindi siya magsasanla. Hindi niya kailangan magsanla. Don't be over exuberant. Yan. Yes. Yes. Masyadong exuberant sa investment. Para lang yan yung isang client ko na bumili ng health insurance pero nung tinanong ko kung nasan yung emergency fund niya. Yun yung ginamit niya. Ayun yung ginamit niya. Sabi ko, build up mo na because hindi mo alam, di ba? Kalabang emergency. Eh ngayon, nag-quarantine. Hindi ko na alam ano nangyayari sa kanya. Okay. Sige. Ayun. I think ito na yung last meme natin. Ayan. Oops, sandali lang bago tayo mag-proceed. Meron pala na shout-out. Ano ko pa shout-out? Ayun. Shout-out. Engineer Carlo Calpotura na isang OFW hello. Na viewer hello. Natin. Hello. Hello. Matagal na nating utang sa kanya yung shout-out. So, pasensya ko yun. Okay. Ngayon lang namin na ikaw na shout-out. So, and of course, hello din. Shout-out din sa lahat ng mga regular viewers na. Kaninong at subscribers. Hindi akin yun. Hindi. Sa akin, hindi rin yun kasi nasa beach ako. Eh, di ba? Kamusta naman? Time in the beach. Time in the beach. Nako. Inubo ka na. Mga bora pa yan, ha? Bahing lang yun. Ay, hindi. Ano lang to, bakuran lang namin. Nax! Iba, iba. Nahiya naman ako. Nahiya naman tayo dyan sa bakuran na yun. So, ayun. I think ang tagal na itong video natin. So, I hope may natutunan kayo and I hope natuwa kayo or naaliw kayo. So, if you... like this video, then please give it a thumbs up and share it to your friends. And then, please remember to subscribe to our channel. So, kung sabi ni Adriel kanina, pag umabot tayo ng 500 na likes, gagawa ulit tayo ng meme review. Maghanap tayo ng mas nakakatawa na meme review. Nga. And, so, please share this video. Yes. Tapos, one last thing. Thank you sa mga 32,000 subscribers. 32,000 na ba tayo? Wow! Yes! Wow. Thank you for supporting our channel. Thank you, thank you. Pagkatapos ng video, 50,000 na. Sana. So, actually, ubus na yung ano natin, mga... location natin. Hindi. Yung mga reserve natin na video. So, kung magtuloy-tuloy itong quarantine natin, then probably ganito muna ang setup natin sa mga upcoming episodes. Alright? So, ayun. Tama. Bye-bye. Ayun lang. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo.